fun with K-12 lessons. Don't forget to subscribe! Pamahalaang lokal. Ang pamahalaang lokal ng Pilipinas sa panahon ng mga Espanyol ay nahahati sa panlalawigan, panlungsod, pambayan, at pambarangay. Pamahalaang panlalawigan. Sa simula ng kolonyalismo, nagkaloob si Legazpi ng 78 encomienda sa mga Espanyol na itinalaga sa Pilipinas. Tinawag silang mga encomendero. Bilang pinuno ng encomienda, ilan sa mga gampanin ng encomendero ay pangalagaan ang kaligtasan ng kanyang nasasakupan, panatilihin ang kaayusan at kapayapaan, at tulungan ang mga misyonero sa kanilang pagtuturo ng Kristyanismo sa mga katutubo. Sa pagkakabuwag ng sistemang encomienda noong 1720, hinati ng mga Espanyol ang Pilipinas sa mas maliit na unit politikal upang mas madaling mapamahalaan ang bansa. Binubuo ito ng alcaldia o napayapang lalawigan na pinamumunuan ng alcalde mayor. Ang korehidor naman ang namuno sa mga korehimiento o mga hindi pa napayapang military zone. Karaniwan ang mga korehidor ay mga opisyal ng militar na tumutugis sa mga taong tutol sa pamamahala ng mga Espanyol sa lugar. Makapangyarihan ang alcalde mayor at korehidor dahil ginagampanan nila ang tungkulin bilang gobernador, hukom, at ingat yaman sa kani-kanilang lalawigang pinangasiwaan. Taglay nila ang pribilehyo na makalahok sa kalakalan at negosyo na tinatawag na indulto de comercio. Mga Espanyol lamang ang maaaring humawak ng dalawang posisyong ito. Bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaang kolonyal, tungkulin ng alcalde mayor at korehidor na mapalapit sa mamamayan at ibigay ang kanilang pangangailangan. Ngunit hindi nila tinupad ang tungkuling ito. Nagpayaman at naging mapagmalambis sila sa kapangyarihan. Kinontrol nila ang presyo at mga produkto para sa kanilang kapakinabangan at pinahirapan ang mga katutubong nasa ilalim ng polo iservisyo. Pamahalaang panlunsod. May mga itinatag ding lungsod o syudad ang mga Espanyol sa Pilipinas. Ito ay mga pueblo na binubuo ng malaking populasyon kung kaya't higit na naging makapangyarihan. Pinapangasiwaan ito ng isang konseho o ayuntamiento o kabildo sa pamumuno ng alkalde. Ang kabildo ay binubuo ng dalawang alkalde, 4 hanggang 12 rehedores o konsehal, isang eskribano o kalihim, at isang alguasil o pulis. Ilan sa mga pamayanang naging syudad sa bansa ay ang Santissimo Nombre de Jesus, kasalukuyang Cebu, Maynila, Nueva Segovia, kasalukuyang Cagayan, at Nueva Caceres, kasalukuyang Camarines. Pamahalaang pambayan. Ang mga lalawigan ay nahati sa mas maliit na unit politikal na tinatawag na pueblo o bayan. Pinamumunuan ito ng gobernador silyo. Hindi limitado sa mga Espanyol ang posisyong ito. Sa katunayan, ito ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan na maaring hawakan ng isang Filipino maging ng mestisong Chino.
ilan sa kanyang mga tungkulin ay ang paghahanda ng padron o listahan ng sisingilin ng tributo at pagkalap ng mga manggagawa para sa polo y servicio, gawaing pang-imprastruktura at quinto o military conscription. Nagsilbi rin siyang clerk at hukom sa maliliit na kasong sibil. Mayroon din siyang pribilehyong malibre sa buwis. Pamahalaang pambarangay. Pinanatili ng mga Espanyol ang mga barangay bilang pinakamaliit na unit ng pamahalaang lokal. Pinamunuan ito ng Cabeza de Barangay. Karaniwan sa mga itinalagang kabesa ay mga katutubong datu o kamag-anak nito na naabutan ng mga Espanyol na namamahala sa sinaunang barangay. Tulad ng Gobernador Silio, ang kabesa ay may pangunahing tungkulin na lumikom ng tributo o buwis. Thanks for watching!